The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Hello everyone, ito po ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel, and of course, I'm so proud to tell you that right now, nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagampanan na mga media and productions, and of course, nasa filmmaking din tayo. And speaking of productions, nais ko kayong inyayahan dito sa aming Supreme Productions. Dahil po dito sa Supreme Productions, marami po tayo ditong mga ginagampanan. Kasama po dito ang pagde-develop ng talent. So, dito lang po yan matatagpuan sa Brick Road. Huwag niyong kakalimutan, Supreme Productions, for all your dreams to come true. Why don't you join and see Supreme Productions for yourself? Again, the place is at Santa Lucia Mall here in Cainta. Thank you! All right. Thank you so much. Thank you. We're back to our program, Special People. Sabi nga ni Angel, may Angel ako dito, si Angel O. Sabi niya, medyo maaga daw ngayon kasi it's only noon break. Sinadya ko ho to go on board this early on a noon break because right now, I'd like to greet all those having their meeting during this noon right there at the Association of Women, Elderly, and Senior Citizens of the Philippines, or AWESCOP. Actually, dapat nandyan ako eh, no? Diba? Pagka yung ganitong meeting ng AWESCOP, ang unang namimiss ko ngayon, ang mga masarap na lutuin ng Rais family. Nako, sila ho yung sponsor lagi dyan whenever we have a meeting like this. And usually, talagang tinatapat yan ng lunch. Kaya, at least, ang sarap-sarap ng lunch ko pag may meeting ng AWESCOP. But anyway, sige, I'm not with you right now physically, but tatabihan niyo ako, ha? Tatabihan niyo ako ng pagkain. Huwag kayong parang si Raymard. Joke lang. Raymard, I know you're also viewing right now because Raymard is now my producer. Wow! Parang hindi ko ma-imagine in my wildest dream na nag-artista ako para sa isang Raymard production. Alright. So, I'd like to greet, of course, all my friends out there. Yung inuna ko lang banggitin muna yung ating association na AWESCOP. Dahil nga, nandun dapat ang inyong lingkod ngayon and I should be there having a meeting with the officers of the AWESCOP. Starting with our President Jesusa Rais. Okay, Madam Jesusa Rais. Si Ma'am Jesusa Rais was also a former teacher, no? For the longest time of her life. Nagturo din po yan, no? And then, syempre po, I'd like to greet the consultant husband. Siya po yung better half ni President Jesusa Rais. And I refer, of course, to no less than the former mayor from Davao. Walang iba, hindi ho si Duterte. Former mayor of a town in Davao. That's Mayor Robinson Rais. Okay. And of course, to follow my greeting, yung susunod ng sinasaluduhan ko yan, she is the Secretary General of AWESCOP. No less than Miss Joy Noon. Okay, and then my fellow vice presidents, I have here co-founding, ano ko rin po ito, officer. Walang iba kundi si Miss Terry Magnaye. And also, medyo mas baby vice president namin, si Miss Tonette Mabitad. Yan. Baby lang yan sa AWESCOP.
pero ang lakas niyan sa Congress. Yun na yata ang bagong consultant ng ating congresswoman. But anyway, I won't touch about politics now. I'm just gonna talk straight about the special people that I'd like to greet and of course extend my gratitude. Number one, yung meron ho akong gustong batiin, isa siyang veterinary doctor but also was a producer for television shows. Walang iba kundi si Doc Eric Cruz. Okay, Doc Eric, kamusta ho? Kamusta? Si Doc Eric po ay, alam nyo ba na kaya ako natanggap yung movie assignment na yan sa pelikula ni Raymard Gutierrez ay dahil name drop na naman kayo, na name drop yung pangalan ni Dr. Eric. Kasi alam ni Raymard na talagang pinakikisamahan ko yan si Doc Eric. Hindi naman dahil para maging personal ko siyang doktor. Kasi ang totoo po, meron ho akong mga mahal sa buhay na mahilig mag-alaga ng mga pusa. At syempre, alam ko na kung dadalhin sa clinic ni Doc Eric yan, naku, eh libo-libo ho ang bayad kung talagang magbabayad kayo sa mga ganyang, ano, yung mga sikat na vet doctor. Pero sa amin po, dadaanin lang namin sa pakikipagkaibigan kay Doc. So how are you, Doc? Doc Eric. Okay. And also, kung napapansin nyo na every time I have a program, inuumpisahan ko ng parang sort of advertisement. Advertisement yon, Doc. Naiipon na. Malaki na yan pag nag-send bill ako sa'yo. Yun hong Eric, production Eric, sorry. Hindi po, Supreme Productions. Yan po ay matatagpuan sa Brick Road at Santa Lucia. Oo, near Santa Lucia. Hindi, nasa loob talaga siya ng Santa Lucia. But near my pamangkin place in Karangalan Village. Yan. Doon ho yan sa Kainta. But of course, nabanggit nga ni Doc Eric, baka hindi ho magtatagal. Magbabranch out. Magkakaroon ng iba pang mga studio si Doc Eric. At dito rin, Doc Eric, ha, kailangan magkaroon kayo dito sa aming Elizalde Broadcasting. Magpaano rin tayo dito, workshop. Habi nga ni Direk Michael Daya, pero ako hindi niya ako maano ng workshop eh. Isa lang ang problema naman sa akin eh, yung hindi naman sa nakakalimot ng linya. Alam ko yung linya ko, kaya lang paano bang, parang kulang eh. Parang, pero mo, tatawagin ko daw iho si Raymard. Kaya pagdating nung nasasabi ko yung word na iho, na nawawala na ako, nabablanko ako, parang iho. Di ba matanda lang ako ng ilang taon sa'yo? Di ba? Dapat ate mo lang ako. Hindi, joke ko. Ang role ko doon maganda. Nako, kailangan mapanood niyo. You have to see it to believe it. And alam niyo kung ano yun? Magkakaroon ho ng medyo sequel yon. Ayun, inunahan ko na. Be, sa sequel, ako na producer. Sorry ka na lang, producer Raymard. Nakita ko na yung style mo. Aba, edi ako na mag-produce, di ba? O ano, papalaga pag ako naging producer. Siyempre hindi, kasi ganito ho yun. Nakita ko na parang ako pala yung nag-a-advise sa kanya dun eh. So ako yung nagsabi sa kanya na kailangan mag-ingat ka. Yung ganyang gift, parang gift ho yung salita, regalo, tinagalog nila eh. Yung regalo na yan ay para lang sa ilan, hindi lahat nabibigyan ng ganyang regalo. It's actually really in terms of, kasi tungkol ho to sa medyo paranormal, ano? Hindi ho sa parang abnormal, ha? Sa paranormal, okay. Parang Raymard lang, di ba? Medyo may pagka-paranormal, para hindi. Joke lang po, pero nagpapasaya ako kasi ngayon, now is the time that we're going to meet about the contents of our program for June 23, 2022. Okay. Why am I talking about June 23? Unang-una, exciting ho yan. It's my, importante to. It's my wedding anniversary. On June 23 po, I will be celebrating my 46th wedding anniversary. Wow, ang tagal na. So anyway, yung wedding anniversary na yan,
hindi naman yan ang celebration. Ang totoong celebration, ito ay a celebration ng AWESPOP. Kasi nga po ay we have started, you know, doing what we used to do. For many, many years, we have been doing a lot of Seniors Day at the mall. Why is it called the Seniors Day? It's one day in a month wherein inaalaw po ng mall, be it SM Mall, be it Robinson's, the bigger malls would allow us to use their venue and their sound system. This is, well, of course, in line with their CSR. Di ba po, yung customer talaga, hindi yung customer, corporate social responsibility. No? So, iba naman yung ano, customer relations officer. Hindi po, I'm talking about the corporate social responsibility of this bigger corporations, no? Yung the one owned by Henry C. Now, by the C siblings. Okay. In other words, what I'm saying is, this coming June 23, nag-uusap na kami ni Miss Joy. And we said, since June yan, sana ang gagawin ko magpa-fashion show yung mga senior citizen eh. Nakasuot na ala June bride. June bride kayo ngayon. Pero hindi ho, instead of having it parang rampa na lang ng rampa, ano yan, mga senior, wag naman rampa ng rampa lang. Parang, ang gagawin ho namin, actually, it's a month of June, so parang, you know, we know we're celebrating Independence Day, di ba? Sabi ko nga kanina, kinikwento ko, I was talking with Miss Mel Elizalde, you know, the matriarch of Elizalde Broadcasting, and my partner in the program, E.B. Talakayan. Sabi ko, ang balak ko kasi, dahil Independence Day, gagawa ako ng parang tablo, you know, yung presentation na meron munang isang Pilipina na katayo sa harapan ng stage, no? No. Siyempre, ako na papapel nun. Ako na yung papapel ng role na yan. So anyway, yun nga po. Tapos biglang yung aawitin ng Pilipina yan, you know, yung ang bayan kong Pilipinas. Diba? Lupain ng ginto at bulaklak. Ginto! Ginto talaga. Tama ba yun? Lupain ng ginto at bulaklak. Bulaklak, may bulaklak pa. Tama-tama, Kapo Flores de Mayo lang, no? Today being the end of the month of May, yan na, ito na yung huling ratsyada ng mga gusto pang mag-Flores de Mayo at saka Santa Cruzan. So anyway, so yung hong awitin na ang bayan kong Pilipinas, i-interpret po namin. So I say it's a musical tableau, may lalagay po tayo dyan ng mga character na sasayaw, kakanta, at medyo magdrama-drama. May konting drama ho yan, lalong-lalo na doon sa ano, di ba? Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. So, we have to show, at ang independence na yan may not only be independence from the foreign invasion, but it can be independence in terms of financial independence. Dapat lang, in a time like this, na tayo, nagkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon tayo ng talagang economic dislocation, marami rin hong mga employment dislocation, di ba? So we would like to challenge each and everyone, not just the senior citizen. Pansinin niyo ho na ang pangalan ng organization namin ay Association of Women, Elderly, and Senior Citizens. Di ba? So, Joy, madaming boto yan. Mukhang dadami boto natin yan. Hindi, ito po, nag-uusap kami ni Miss Joy Rais, not Joy Belmonte. Of course, the dear mayor of Quezon City, Joy Belmonte, has been very helpful to us. And every time there is an occasion, we are always remembered by dear Mayor Joy Belmonte. Siguro dahil naaalala niya, dahil si Joy Rais ang aming Secretary General. But I was also
someone who has helped Joy during her younger years in politics, you know. Kasi natatandaan ko nga noon, nabubuhay pa ang ating kaibigan na si Tita Pilang. We call her Tita Pilang or Miss Teofila Perote, wherein, you know, almost all the venues that binibigay sa atin ng SM ay ginagamit naman natin, no? That's the reason why I remember si Pepe Pimentel, doon kami nagkasama sa SM Fairview. Si, mas maraming beses ko nakasama, former Senator Eddie Ilarde, no? Sabi pa nga ni Eddie Ilarde during that time, eh, pag gumawa tayo ng Senior Citizens Commission, ito mga kailangan natin, mga taong ganito. Tapos bigla niya akong binanggit, eh, senator, hindi pa ho ako senior. Parang ganun. Anyway, alam ko naman that I can be considered already an elderly during that time, no? And I was in fact with a party list called the Mayan Party List. So those are my stories to tell, pero not right now. As I've said, ayoko munang pag-usapan ng politics because I'm gonna talk to you about the planned presentation for June 23, so that if you feel you want to be a part of this, by all means, go ahead, call me, call our studio, get in touch with our, you know, our respective messengers. Actually, ako po sa messenger, Sure Manuel. Of course, right here at Elizalde, I assumed the name, a broadcaster's name called Rex Manuel. No, 'di ba? Parang sabi ko nga, wow, parang king, ha? Rex. But actually, I want to tell you that if you wanna say something and tell me anything, just go and search me up in my Facebook account. That's Sure Manuel. And you can also send messages through our Elizalde Broadcasting. We also have a Messenger account or a Facebook account. And I hope right now you're watching us through our Facebook Live. And if you want, you can also subscribe to our Facebook channel or our YouTube channel. So just look for Elizalde Broadcasting. So okay. Ako gusto ko lang umabante, thinking of what projects to do between now and next year. Next year nga pala po, uunahin ko nang banggitin ngayon, February of next year, 2023, ang kaibigan namin, sabi ko hindi politics to, pero kahit na ho, meron kaming kaibigan na they belong to a political party, but they want to make Elizalde Broadcasting the official broadcast network, and also we can be the official event organizer. Yung event na i-organize namin, kaya ko kayo, bibigyan nga kayo ng rundown kung ano meron muna ngayong 2022. Ngayon hong June, no, huwag nyo nang isipin yung aking anniversary, wedding anniversary ng month na yan ang wedding anniversary ko, pero ang importante, Independence Day. Then on July, we have what we call, maganda to ha, pakinggan nyo to dahil exciting, Nutrition Month, di ba? Nutrition Month, wherein baka sakali may mga sponsor ho tayo na iaalaw pa tayong magluto. Bakit tayo magluluto? Tuturuan na nga tayong magluto. I-share pa kung ano yung maluluto, no? So magkakaroon ng cooking demonstration or food preparation. Depende kasi baka salad. Niluluto ba yung salad? Anyway, basta meron ho tayong mga kaganapan about nutrition, wherein of course, senior citizens, they know that they should be observing the proper nutrition kasi alam naman natin na itong panahon na ito ng pandemic, medyo yung ating mga kalusugan ay na-compromise. So in order to make up for that, let's all be nutrition concerned. Tatama lang po na ano, ako nga sabi ko noon, before I joined Elizalde, malnourished na yata ako. Because you know, ang hirap po kasi, no, even if sabi na natin you have the money to spend, but because we were not allowed, 'di ba, senior citizen, merong certain age na hindi na kayo pwedeng lumabas ng bahay. You cannot even go to malls. Wala nga mall, biglang nag-lockdown din yung iba mall. Pero nung nagbukas naman, marami ring requirement na hinihingi kung ano-ano. But anyway, what I'm trying to say therefore,
tamang-tama lang na this coming July, we will be celebrating Nutrition Month. And we would get sponsors to help us para nga masaya ang mga senior citizen ulit. And then after the Nutrition Month, come August. Okay, yan, depende na yan sa inyo. Ano bang gusto nyo i-celebrate pag August? Ang totoo, when I was younger, when I was a student, I believe, I know that we celebrate National Heroes Day in the month of November. Why I know? Because it's very close to my birthday eh. Parang pagkatapos ng birthday ko, dalawang araw na lang, wow, National Heroes Day. Pero parang hindi rin eh. Parang Andres Bonifacio Day. Nandiyan pa naman. Andres Bonifacio Day pa rin naman. But, the thing right now, pagdating ng August, yun na yung ginagawa nila ngayon na National Heroes Celebration or National Heroes Month. Well, last year, kami po, nabubuhay pa yata si Attorney Jose Malvar Villegas. During that time, ang alam kong ginawa namin, nag-Zoom conference po kami. Nagkaroon po kami ng summit wherein we were joined by no less than the Department of Tourism, the Department of Health, the Department of Agriculture. Kaya dito ang totoo, di ba, nire-relax ko yung boss ko pag nai-stress. Because in reality, I find it very ironic because I know I can communicate with each and every department, no? Kung talagang kailangan po. In tourism, for example, I have my dear friend, Miss Bamba Ramos. Miss Bamba, and then Secretary Bernadette. Alam niyo po, nung birthday nga ni Janelle. Oh, incidentally, June is also the month of people I love celebrating birthdays. One of them, on June 9, Jing Jing. Jing Jing, that's the name of the birthday girl on June 9. On June 14 is Janelle. Oh, diba? Dalawang J na yan. Jing Jing, Janelle. Janelle naman is celebrating her 17th birthday. So, advance happy birthday, Janelle. And then, sa June 16 naman, no less than, Jay pa rin to, kasi yung kanyang pagka-George, yung George niya parang Jorge Banal lang. George Lucana is celebrating also a birthday. And then, June 19, I'll never forget that, that's the birthday of Jose Rizal. But that's also my father in heaven now. That's his birthday, June 19. Ang birthday at the year he was born, okay? Kapanakan. Ay, wow, ang hirap. Basta, the birth celebration, my father's birth anniversary na lang ngayon, dahil hindi naman kami nagbe-birthday party na. He was born June 19, 1919. Ayun, yun ang, kaya hindi ko, how could I forget that? Ang birthday ng tatay ko, June 19, kapanganakan. Ayun, no, kinurek ako ng tatay ko, sabi ng tatay ko, kapanganakan. June 19, 1919. Yun po. So, I'll stop there kasi hindi mo na ako babanggit. Dahil sa event sa June 23, ang inyong lingkod, of course, doon yung makikita, no? Parang ito na makikita nyo na yung imaging. Magkakaroon kayo ng idea anong itsura na magiging next naming congresswoman. Ayan. Kailangan ikompromiso nyo na sarili nyo. Pag hindi inabolish ang party list, nako, kailangan nandiyan kayo sa aking inauguration. Ako'y nagbibiro lang, pero yung pagbibiro ko may laman ng katotohanan because I'm a graduate of the John Kalub Institute. John Kalub Success Institute. And you know what? He has taught us. Ito talaga, gumastos ako ng katakot-takot dito. Isang session lang with John Kalub is 5,000. Imagine nyo naman, pag hindi ka naman napurdoy, sabi, Success Institute, talagang sasuccess ka dito. Bakit? Dahil sasabihin mo, lahat ng in-enroll mo, lahat ng ibinayad mo, kaya masulit, di ba? Eh, ang tinuturo niya, success. Eh, anong tinuturo sa success? You should always maintain a positive mental attitude. Kailangan ho, laging positive. Talagang ang ini-invite mo sa buhay mo are all positive things. If you do that, if you keep doing that, then good life will happen to you. Because how could you go wrong?
you're only entertaining all the positive things in life. So yun ho ang tinuro ni John Calub. Kaya pagdating po nung sinasabi ko yung June 23, makikita nyo na. Yun na yung simula. Yun na yung simula na I'll be preparing in the next 2 or 3 years. Doon yun na malalaman yung decision ng inyong lingkod. Okay? So, meanwhile, just to give you an idea, pagdating ho nito ngayong June 23 at Robinson's, no? Na-miss ko yung ano nyo eh, sayang hindi ako nakarating sa Senior Cruzan, pero ito ho ang magaganap doon. So meron nga yung kakanta ng ano, Ang Bayan Kong Pilipinas, pero may kakanta rin ng Ako Ay Pilipino, di ba? Yung kanta ni Kule Desma na Ako Ay Pilipino, di ba? May dugong maharlika. O yun, kailangan importante, huwag kakalimutan yung may dugong maharlika. Kasi yung marami ng tao nagmi-miss ano misuse or abuse the word maharlika, but let me tell you the truth, totoo naman hong nagkaroon tayo ng panahon na we had this parang caste system, meron tayong maharlika pero meron ding aliping sanggigilid yung mga, but hindi po ha, I'm going to talk about the positive things. So yun po, yun ang tugtugin, another ipi-play natin or kakantahin. Actually, sabi ko nga kay Joy, choral rendition yan, Joy, ha. The entire organization all dressed in Filipiniana, kakanta tayo ng Ako Ay Pilipino. Pero ito maganda. Pagkatapos po nung dalawang awitin na ganun, medyo seryoso, papasok na ho talaga yung medyo para mag-start na yung program proper. May kakantahin nyo sila. Ito ho yung bagong lipunan. So, alam ko yan eh, bata pa ako. Naku, bata pa ako talaga. Nung unang-una ko narinig yung bagong lipunan, di ba? So, yun. Hindi political to, ha? Nagkukwento lang ako na ganun ho yung gagawin natin sa June 23. Ayun. Yung other surprises for June 23, andyan ho yung ating mga kaibigan, si Raymard Gutierrez, na isa na ngayong director. Ay, director ba? Hindi, no? Actor-producer lang. Actor-producer Raymard Gutierrez. Director Michael Daya. But I will try my best to also invite my favorite director, Neil Tan. Direct Neil, kailangan naman. Medyo naminis ko ng gumawa ng full-length movie, ah. So, ang ginawa po ni Raymard ngayon ay hindi full-length movie. At ito po ay a big part of the movie was shot inside a shipping vessel. Yan, dahil sa siya ay promoter ng to-go travel. So meron hong part dyan na ginawa ang shooting habang sila ay nasa laot. Habang sila ay nagbibiyahe sa dagat. Yun ho yung ng highlight ng movie. Pero mas magandang highlight yung last part na makikita nyo na ang inyong Tita Shore. So anyway, I'm just talking about that now, but I also would like to take this opportunity of reminding Raymard, meron sila kasing idea na magsama-sama. Gagawa daw ho ng several, comedy horror. Comedy horror film, medyo sa comedy, sakay ako dyan, parang horror, parang makakatakot naman, no? Horror, matatakotin na nga ako, tatakotin niyo pa ako. But anyway, we'd like to thank, we were joined in this movie by one paranormal personality. Siya ho ay madalas na igigest sa mga TV shows. I'm referring of course to Mr. Ed Caluwag, no, na may mga paranormal abilities. And ayoko, Sir Ed, sorry ha, kaya hindi ako nag-e-explore dyan. Alam kong baka bumukas yung third eye ko eh. Ayoko. Seriously speaking, yung pagbubukas ho ng third eye can happen with or without your permission. If talagang bubukas lang yung third eye, aba, hindi ho masarap yan. Kung hindi ka naman prepared, good for you, Ed Caluwag, that you know, you knew how to handle it when that gift was given to you. I know it's a gift. I know it's not a gift that anybody could have. You know, very few people have that, no? Paranormal ability or whatever things that you're doing. But ang inyong lingkod, I know and I'm
talking from experience, hindi ho masarap kung yung gift na yan ay dumating sa iyo na hindi ka handa. It's also not that easy, no? Eh, yung isa, yung mga sinasabi clairvoyant, 'di ba? Clairvoyant yung meron kang mga naririnig, o kaya minsan yung taong kausap mo, nababasa mo yung isip. Eh paano kung hindi mo alam? Hindi mo alam na clairvoyant ka kaya mo nababasa yung isip niya? 'Di ba mawiwirduhan ka? Matatakot ka sa ano to? Tapos may parang naririnig. At saka yung clairvoyant po, kahit sila doon nag-uusap, dito parang naririnig mo yung usapan nila. O hindi ba ang gulo noon? 'Di ba? Kumbaga sa television network, ang daming pumapasok, 'di ba? Iisa lang dapat signal mo pero ang daming pumapasok. So I'm saying all this because that's reality. And I'm talking from experience. I'm talking based on research and actual experiences. So, ang sa akin na lang, gusto ko lang ng simpleng buhay. I'm no longer that young, and I just really want, you know, if ever, whatever I'm doing, it's more of I want to leave a legacy to the next generations. And what legacy do I want to leave? Huwag na ho yung napakahirap pang abutin, you know. Maybe on the part of those who would like to do some acting in the movies, I could help there. I could help there. I could give workshops as well. Sabi nga ni Michael Daya, dapat kasi pagka meron tayong bagong isasalang sa harap ng camera, na workshop na. Well, I believe kasi nung panahon naman nung araw, wala naman yung tinatawag na workshop. Eh bakit nagkaroon tayo ng mga artistang Susan Roses, Amalia Puentes, di ba? So, it's also a gift. Acting, or that particular talent of acting, is not just a talent, it's a gift. So, lahat ho ng palagay natin is gift of God. What we just have to always remember is let's thank our Creator for having created us this way, di ba? Dapat po, we should always put in our mind and in our hearts to be thankful to the Lord. And ako nga, may mga nagagalap lately. I know, and I'm not trying to be weird here or what, but I just know and I feel it deep inside me that God is talking to me directly and sending me signs. I may not be asking for it, but He's sending me signs. So what I do, I converse with Him. I have conversations with God, actually. And I tell Him, you know, sabi ko nga, pag gift yan na hindi mo naman hinihingi, pero biglang dumating, di ba? Di tatanungin mo, your Creator, why are you giving me these signals? Ano ba ho ito? Meron ba kayong gustong ipagawa sa akin? Something like that, okay? Now, okay, I promise not to talk about politics, but I will tell you, I can talk about my plans. And my plans are, number one, to make a WESCOP a household name in every place in the Philippines and abroad. Why I'm saying that? Because a WESCOP is gonna be worldwide. Considering our first family right now dun sa aming WESCOP, ang mga anak niya, karamihan ng anak niya ay nasa abroad. So, we can do that. And I also have friends. I have friends in US, relatives also, in-laws. I have in the US and in Canada and Australia and things like that. So, nasa ganung stage kami ngayon. So, do stand by for me. My friends there, we will announce to you. And syempre, personally for me, first, I'd like to make myself available today. Later. Sila nagsisimula na ho sila mag-meeting, but I will try to catch up with them because I'd like to inform them that we will help Supreme Productions through Doc Eric may be able to help. And then, yun hong To Go Travel, Mr. Raymar Gutierrez, may be able to help. And I'm appealing to all my friends in Unilab, United Laboratories. Ayan, namimiss na raw ni George Banal ang Enervon Prime. You know, yun yung milk na ini-endorse namin dati. And of course, si Dante Liban, who also served as model endorser for Nurogen E. Silang dalawa ni Mila Magsaysay, no? I made them endorsers for that brand, Nurogen E. And likewise,
sila Mayora at Mayor, ginawa ko silang model ng Eskelan, okay? So yun po, so we will be keeping in touch with you and also my friends at KFC, Miss Annie Orge, Miss Chacha Huino, lahat ho kayo. Medyo nagtago lang ang inyong lingkod because it was pandemic. But now that we're almost there, back to not really the normal, but maybe a new normal, do stand by because we will be, you know, helping each other. Hindi naman ho one way to, no? We are going to advertise, promote your brand, and especially now that Elizalde Broadcasting is here, magkakaroon ho tayo ng mga programa. And also my friend, Mr. Johnny C., no, yung McCormick natin dyan, baka pwede na tayo sa ating mga food, ano, tawag nun, food fair, diba, McCormick. We also have what, yung paborito ng mga senior citizens na pag gumagawa sila ng spaghetti, diba? So, Clara Olay, ayun. So, kaya nga po, I'm just talking to you now about plans. But it's not just gonna be plan without action. We are putting action to this now, and maybe as we are talking right now, nag-uusap-usap na, kung tapos ng kumain, I know that the Wesco people are having their lunch right now, but very, very soon, I'll be joining you, and when I join you, I just wanna hear from you, you know, the good news or the good report. I missed last time your May presentation of Santa Cruzan. But for this month of June, yan, also I'd like to announce to you that we may be back into film showings again. Film showings, because I was talking with no less than our dear friend, Pastor Jojo Gonzalez of One Vote. Oh, di ba? Pastor Jojo, I'll go and see for myself kung anong venue po ang magagamit natin because he wanted to do a film showing wherein, you know, the good part there is that whatever proceeds that they will get out of the film showing, syempre, pag sinabing film showing, meron ticket selling po yan. And the good Pastor Jojo Gonzalez would like to share a part of it to whatever things we need. We as Christians can, you know, work hand in hand and tulungan po. And then yung kay Raymar Gutierrez, na kaya lang ako medyo hindi makasagot sa kanila, I will see, no? I have to check with my pastor advisor because, yun nga, hindi ko pa ho alam kung ano ang stand nila when it comes to comedy horror, okay? Pero yung ginagawa nyo na ngayon at yung gusto nyo ipalabas, the help that I could give would be to be a conduit so you can talk to the cinema people of all SM Supermalls. Ayan. So, noon po, meron tayong pelikulang mga ginawa na napanood at napakinabangan po ng mga malalaking organizations na gustong magkaroon ng fundraising activity. And so, right now, they are interested to going back to the same old things, you know. So, meron pa po tayong mga concerts na ginaganap. We had Imelda Papin, we had the Papin Sisters, we had the Jackstone Brothers. So marami ho, at lahat ng yan noon, nagaganap nga yan sa SM Sky Dome eh. E ngayon ho, i-check ko pa lang kung available na ulit ang SM Sky Dome. Okay, so having said all that, uy, ang haba-haba rin ang oras ko, no? Medyo magpapaalam na po ang inyong lingkod dito sa programang Special People, but I'll be with you again tomorrow. Not only in the program Special People, but also yung program namin sa morning, EB Talakayan. And this afternoon po at 3 p.m, don't forget yung ating programa ng ating boss ng Elizalde, yun pong Kadiskarte. So, for now, this is your host Rex Manuel, and I'll be seeing you again in the program Special People. Special people like you. Elizalde Broadcasting.
Trust me.